pong araw para sa ating isang araw lang sa Diyos. Pitaka pa rito. Hindi ba tayo po ay may mga hinihiling sa Panginoon? Tama? Yung bang hinihiling natin sa Diyos, bigla bang dumarating? Hindi. Ang rapture of the church ba ay magaganap kaagad? Hindi. Sabi nga ng Matthew 24, hindi mo alam ang eksaktong oras. Hindi mo alam ang eksaktong araw. Walang nakakaalam kung anong buwan, kung anong taon darating si Kristo sa kanyang rapture of the church. Walang nakakaalam, no? Walang nakakaalam, nobody knows. Amen po ba? So, sa mga salita, para maunawaan ninyo at magwawakas na ako, maikli lang yung mensahe ko, maikli lang naman talaga ako mag-preach eh. Ang mahaba lang yung pastoral ko magkaminsan kasi maraming nag-iiyakan eh. Kaya hindi ko napipit na puputol yun. Ito yan. Pag binahaginan ka ng salita ngayon, kunyari, ikaw ay hibang kasalanan, binahaginan ka ng salita ng Diyos ngayon, tanggapin mo na ngayon. Amen. Kasi hindi mo alam kung kailan ka mamamatay. Hindi mo alam kung kailan mag-rapture at hindi mo alam kung kailan maghuhukom. Tama. Nung ngayon, tinanggap mo na si Christ bilang Lord and Savior ng buhay mo, ang gagawin mo, huwag ka nang magbabakslide. Amen. Huwag ka nang magbabakslide. Magtuloy-tuloy ka na sa Panginoon at ang sabi ng 2 Peter 3:18, 2 Peter 3:18, ikaw pa ay magpakalago pa kay Lord. Amen. But grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, pag sinabi, oy, magsisi ka na ng iyong kasalanan, magpaniglob ka na sa Panginoon. Hindi pag mo sabihin, ay, hindi pa naman ako mamamatay eh. Wala pa naman yung paghuhukom eh. Wala pa naman yung second coming or rapture of the church eh. Huwag mo sabihin yun. Ang gawin mo, sige, tinatanggap ko na si Christ bilang Lord and Savior ng buhay ko. Kasi, baka kinabukasan, bigla ka mamatay. O, di paso ka ng langit, amen. Ngayon, kung hindi ka pa mamamatay, ang gagawin mo, huwag kang aalis sa Panginoon. Amen? Huwag kang magpapakslide. O, iba ganito ginagawa. Tumanggap ni Christ bilang Lord and Savior ng kanyang buhay, eh hindi pa naman siya mamamatay. Wala pa namang second coming. Wala pa namang rapture. Uy, balik mo na uli ako sa kasalanan, hindi pa naman ako mamamatay. Nakikinig pa ba tayo? Ibig sabihin, umalis siya sa daan, matuwid. Umalis siya. Okay. Tingin ulit sa akin. Di ba nananalangin tayo? Panginoon, gusto ko po ng kagalingan. Gusto ko po ng himala. Gusto ko pong maging valedictorian. Lord, gusto kong maging top one. I want to receive more honors and medals and trophies, etc., etc. I want more awards, Lord. Di ba? Minsan marami tayong panalangin sa ating pangsarili, di ba? Lord, kaligtasan ng aking mga anak, kaligtasan ng aking mga magulang, kaligtasan ng aking mga kapatid. Panginoon, gusto ko pong managana, gusto ko pong yumaman, di ba? Kayo mismo may prayer request, tama? Tama o mali? Ngayon, lahat tayo nananalangin. Biglang hindi sumagot si Lord. Lord, nagtatampo ako sa iyo. Hanggang ngayon, wala pa rin ang kagalingan. Hanggang ngayon, wala pa rin ang himala. Hanggang ngayon, wala pa rin ang blessings and promotions. Hanggang ngayon, wala pa rin trabaho, wala pa rin negosyo. O ang aking mga mahal sa buhay, nagpapakaligaw-ligaw at nagpapakalilis pa rin ng landas. Mga ating pa rin, mabaero, lalakero, bakla, tomboy. Lord, yung aking mga panalangin sa iyo, parang walang kabuluhan, parang walang nangyayari. Hindi na ako magta-tides, hindi na ako mag-offering, hindi na ako mag-be-birthers, hindi na ako dadalo, hindi na ako maglilingkod sa Panginoon. At kung magkamin sa dadalo man, naglilingkod man, malata na. Oh, I love you with the love of the Lord. Malata na yan, mamamay. Kasi parang ang tingin niya, hindi sumasagotan niyo sa panalangin. Tama? Hello? Kung magbigay man yan, marami ng bawas. Medyo padagog pa yan. Ayan, o! Oh! Ganyan yan. Wala nang cheerful heart. Nakikinig pa ba tayo? Why? You know why? Because for him or her, the Lord is not answering. Hindi sumasagot ang Diyos sa panalangin. Hello? Lahat tayo nararanasan natin yan, di ba? Once in a while, may tendency magtampo tayo sa Diyos. Panginoon, bakit ganun? Kung kailan ako nananalangin, parang lumalalaak ang pangyayari. Ang sabi ko, Panginoon, ang aking mga anak ay makatapos, baka biglang nakapag-asawa. Ang bilis, pagkakaabo pa ako. Parang ganun, di ba? Tama, mali.
So, wala akong pinapatamaan at ito ako nakatingin sa Trump. Nakatingin ka na sa akin, JC, dito ako nakatingin. Di ba? Lahat tayo ay nananalangin at sa ating mga pananalangin, parang walang sagot. Tama! Tama mali! Ano sa mga sagot? At kung magkaminsan, yung ating mga panalangin pa ay parang hindi lang walang sagot, parang lumalala pa ang mga pangyayari. Hello! At ang tendency ay lumayo na tayo sa Diyos. Lumayo na. Balikan natin yung ating text. Balikan natin yung ating text. Wait for the Lord and keep His way. Yan. Ang gagawin natin, hindi na tayo naghihintay ng sagot ng Diyos. Na, bahala ka na, Panginoon. Sumagot ka pa, hindi. Bahala ka na. Diyos ka naman eh. Diba? Misang ganyan eh. Diyos ka naman eh. Bahala ka na. Isamagot ka. Isamagot ka. Kung ayaw mo, wag mo. Kung gusto mo, kung ayaw yun, wag yun. Ganyan. E tao pa po ba? Ganyan eh. So ang mangyayari, hindi na tayo maghihintay sa Lord. At ang mangyayari, lalayo na tayo sa kalooban ng Diyos. Lalayo na tayo. Ayaw ko na. Wala namang nangyayari sa paglilingkod ko sa Diyos. Wala namang nangyayari sa aking mga prayers and fastings na wala ng kabuluhan. E tao pa po ba rito? Sino po yung nakakaranas ng pagmagtaas ng kamay? Marami yan. Halos lahat tayo nararanasan yan. Tama? Hello! Yes! Almost all of us experience, no? Yung ganyang mga ano, ayoko na maglikol sa Diyos. Ayoko na mag-full-time, ayoko na magbigay ng tithes, ayoko na mag-offering, ayoko na nang dumalo, ayoko na umawit, ayoko na sumayo sa Panginoon, ayoko na, hey Lord! At kung sakasakaling mang dumadalo pa nga, o nagbibigay, naglilingkod, matabang na. Pakisabi, matabang. Hindi lang matabang, malata. At ito, ang napakagandang sunod na mensahe. Sa aklat ng Malakay, chapter 3, verse 1. Ito, "See, I will send my messenger who will prepare the way before me." Ito na. Ito ang gusto kong bigyan ng diin. "Then, suddenly, the Lord you are seeking will come to His temple." Pakisabi, suddenly. Suddenly. Yun. Yan. Ano ang ibig sabihin ng suddenly? Tanungin mo katabi mo, ano ang ibig sabihin ng suddenly? Sige, mag-usap kayo. Pag-cell group muna kayo, anong sabihin ng suddenly? Anong sabihin ng suddenly? Ano? Ano? Biglang-bigla! All of a sudden! Hello! Biglang-bigla, all of a sudden! Ito yun! Yun nga! O Brad, tanggapin mo na si Kristo bilang Lord God Savior ng iyong buhay. Pagsisikanan ng iyong vision kasalanan, magbalik loob sa Kanya. Ayoko nga, di pa naman ako mamamatay eh. Titigman ko muna lahat ng bisyo't kasalanan. Pag natigman ko na, saka na ako magsisisi ng kasalanan, saka na ako magbabalik loob sa Panginoon. O, ganyan. Di ba? Ngayon, bigla siyang namatay. Di, patay siya. May tao pa hubo na pagsabi, bigla. Biglang namatay. Yun ang ibig sabihin ng suddenly. Suddenly, bigla. Bigla siyang namatay ngayon! Patay siyang bata siya, patay siya. Saan ngayon siya pupunta? Impierno. Dahil ang kamatayan ay biglang dumarating na hindi mo sinasadya, na hindi mo inaasahan. Tama? Palakpakan natin ang Panginoon niya sa buhay. Ito ngayon. Sabi ko nga sa isang kapatid, no, sabi niya, nagpadala siya ng ano, surrender filler. Sabi niya, babalik na po ako sa kingdom. Sabi niya. Sabi ko, sige, kailan ka babalik? Sabi ko, bumalik ka na as soon as possible. At pagbalik niya sa kingdom, sabi ko sa kanya, listen very carefully. Mabuti na kabalik ka. Kasi noon, nagtitiis tayo sa kingdom, wala tayong makain, totoo naman. So marami kayo,
Nag-migrate kung saan-saan kayo nag-migrate. At wala kayong kaalam-alam. Ako rin mismo walang kaalam-alam. Pakisabi, suddenly. Suddenly! Ay dumating ang biyaya ng Diyos sa kingdom. Sa KOJM. Amen! Suddenly! Bigla bang dumating yung pagpapalanan niyo sa KOJM? No! Kaya ngayon, di ba, init na init ka rin, di ba, init na init ka, bonus ng pawis, maaaring ilang Sundays ka na nag-detective-taste, tama? O, kung magkami siya, baka mag-isip na kayo, kanaka upatid, init-init dito. Pero, hindi ka aabisuhan, biglang-bigla, may nakatutok na air conditioning unit sa harapan mo. Ang tawag doon, suddenly. Pakisabi, suddenly! Oh. Ay! Parang kamakailan lang, ilang sati akong dumadalo rito, init-init, puro electric pan. Eh bakit ngayon biglang air conditioning unit na nakatapat pa sa akin? Naku, ang lamig, hindi ako nakapagdala ng jacket. Ang tawag doon, suddenly! Hindi kayo nabisuhan, wala kang kaalam-alam! Biglang dumating ang sagot ng Panginoon! At yun ang sinasabi ng Biblia! Tiyak na lahat ng tao ay mamamatay. Kaya ngayon pa lamang, tanggapin mo na si Christ bilang Lord and Savior ng iyong buhay dahil ang kamatayan ay dumarating suddenly. Bigla. Bigla niya. Sabi nga ni Sister Christy D.G., no, sabi nga niya, naalala mo, no, marami peso pinapayuhan niya, mabuti naman nakikinig sa payo. Sabi niya, Lord, bigyan niyo po ako ng TV na gano'n. Hindi yung TV malaki yung kaha, yung may cabinet, hindi yun. Bigyan niyo po ako ng TV, LED, malaki, gano'n. Sabi niya. Tapos nag-pray siya. Tapos, nalimutan na niya yung prayer niya. Nalimutan na niya yung prayer niya. Mabuti na lang kamo, nagpatuloy siya kay Lord. Amen. Kahit minsan medyo kikiwa, babalik ulit. Ikiwag na naman dito, babalik ulit. Di ba, minsan ganyan tayo, pag naglalakad tayo sa Panginoon, di ba? May tao mahuko rito. Hindi naman lagi yung lakad natin kay Lord, diretso, di ba? Tama o mali? O lakas! O. Hindi naman lagi yung diretso kung maghamis sa muso mo ng tubig mo, eh. Minsan, wala namang dapat lang ganun, ipapanag lang ganun, eh. O. Nang nag-pray siya, Lord, bigyan niya po ako ng TV, gano'n, LED. Then suddenly, suddenly, pakasabi, suddenly! Pag uwi ng asawa niya, yung pinapag-pray niya, dala ng asawa niya, amen! Matagal siya. Nag-pray siya at naghintay ng matagal. Pero, bigla ang dumating. Nakikinig pa ho ba tayo? Bigla ang dumating. Yun ang nais ng Diyos. At ang sabi rito, then suddenly, the Lord you are seeking will come to His temple. Sabi ko sa mga anak ko, anak, pupunta tayo ng Disneyland. Uwe, sabi nila. Nang nakarating na kami ng Disneyland, ano sabi ko sa kanila? Uwe ba, uwe? Wala na silang masabi. Ang tawag doon ay suddenly, biglang-bigla. And listen very carefully. Makinig tayong lahat. Kung magkaminsan, pag nagpagaling ang Diyos, hindi ka na niya aabisuhan pa. Hindi na. Sabi nga na isang kapatid, meron ako ritong bukol. Hindi ko yan malagyan ng sing-sing. Pero nagulat na lang ako, wala nang bukol, pwede nang lagyan ng sing-sing. Ang tawag puro is biglang-bigla, suddenly. Ganyan ang Diyos. Hindi ka na niya aabisuhan pa. Pagkukunin ka na niya. Hindi ka na niya aabisuhan pa. Pagdarating na ang second coming at ang paghuhukom. At hindi ka na aabisuhan pa niya para ikaw ay mapagaling at para ikaw ay mapagpala. Magugulat ka na lang. Magugulat ka na lang. Ay, ito yung hinahangad ko. Ito yung ninanais ko. Ito yung pinapangarap. Ito yung pinapagpuri ko. Biglang dumating pa kasabi, bigla. Actually, hindi siya biglang dumating. Ang totoo lang, matagal mo siyang hinintay. Amen? Matagal
listen very carefully. Sabi ng boss, oh, gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to. Sabi ni boss, ano ba, ay sabi niya, ano ba naman naman tong boss na to? Parang ako na lang ang empleyado rito, pati yung utos sa akin. Ang hindi niya alam, hindi lang sinasabi ng boss niya, paborito siya ng boss niya. At kitang-kita ang kanyang trabaho, Pulido. Kaya sa kanya pinapagawa, iniiwan ng maraming bagay. Ang ginawa niya, sa inis niya sa boss niya, nag-resign siya. At pag-resign niya, na-file na niya yung kanyang resignation letter, at ang sabi niya, itong resignation ko is irrevocable. Pag sinabing irrevocable, hindi na pwedeng bawiin, resign na siya. My resignation is irrevocable. Ngayon, sabi sa kanya ng boss niya, Dai, bakit ka naman biglang nag-resign at irrevocable? Kasi boss, parang ako na lang ang empleyado rito. Parang ako na lang lahat ng inuutusan ninyo. Hindi niyo ba naalalaman na napapagod din ako? Sabi ng boss niya sa kanya, alam mo bang, pa-resign na rin ako sa kumpanyang ito. Parehas lang tayo. At alam mo ba, ikaw ang papalit sa trabaho ko. Sana. Kaya tinitrain kita. Kaya lang nag-resign ka na, mapupunta na sa iba. Nakikinig pa po ba kayo? Balikan natin yung ating team. Yung ating title, Wait for the Lord and keep His way. Kasi hindi mo alam kung kailan ka mamamatay. Hindi mo alam kung kailan darating ang pagpapalang ng biyaya ng Panginoon. Hindi mo alam. Kapag dumating na ang kamatayan mo, dapat na ay Kristo ka na. Ngayon, pag dumating yung sagot ng Diyos, dapat hindi ka umaalis sa Kanya. Amen? Natapago pa rito. Kaya marami nandun, hindi kayo yun ha, sa ibang church yun, na sa likuran nakaupo. Sana ako nagtuturo. Sana ako yung nagpapaawit. Sana ako yung nag-exhort. Sana ako yung nagkakamera. Sana ako yung nagbibidyo. Sana ako yung kasama ng lingkod ng Diyos sa pag-ikot sa buong mundo. Ito ako ngayon nakaupo sa likuran. Hindi kayo yun nasa ibang church yun. You know why? Sapagkat hindi nakapaghintay. Umalis. Tinalo ng tampo. Tinalo ng hinanakit. Tinalo ng sama ng loob. Etcetera, etcetera. Umalis. No? Kaya nandun siya sa likuran. Hindi kayo yun sa ibang church yun. Sana ako yung nagbibidyo. Sana ako yung nagbibidyo. Sana ako yung nagkakamera. Sana ako yung nandoon sa slide. Sana ako yung nagpapaawi. Sana ako yung tumutugtog. Sana ako yung nag-exhort. Sana ako. Bakit wala siya? Hindi nga kasi nakapaghintay eh. Hello? May tama pa ba dito? Gusto ko sabihin sa inyong lahat, there is no shortcut in the ministry. There is no shortcut sa blessings and promotions. At wala pong shortcut sa pagpasok ng langit. Kung gusto mong pumasok ng langit, bitawan mo ang bisyo at kasalanan para ka pumasok ng langit. Kung hindi mo bibitawan yan, hindi ka papasok ng langit. Ngayon, kung binitawan mo na yan, at nag-backslide ka, at naabutan ka ng kamatayan, patay kang bata ka. Nakikinig pa ba tayo? Ngayon, di ba? Meron tayong mga panalangin sa Panginoon. O kaya maraming ang sacrifices para sa Panginoon. Ay doon nagbigay na ang Lord ng sagot, nagbigay na ng regalo, nagbigay na ng award, ng reward. Wala ka. Uy, tutoy. Ano ginagawa mo niya sa likuran? Bakit hindi ka kasama doon sa binibigyan mo ng mga regalo? Kasi kung si Tutoy, nag-backout po ako eh. Nag-backstay po ako eh. Nagtampo po kasi ako eh. Eh kasi po hindi ako nakatagal eh.
Akala ko kasi walang biyaya, walang pagpapala, walang blessing, walang promotion. Hello? Ano pong sabi ng Biblia? Malakay 3:1. Malakay 3:1. Ano pong sabi ng Biblia? Then, suddenly, the Lord you are seeking will come to His temple. Kaya, kumuha ka ng papel, sulatan mo. No? Ilagay mo sa nakikita mo. O kaya sa notebook mo, o kaya sa Bible mo. Ilagay mo ron. Tanggapin mo si Christ bilang Lord and Savior ng buhay mo ngayon. Bitawan mo na ang mga bisyo at kasalanan. At huwag kang aalis sa Kanya. Kasi baka bigla kang mamatay, impyerno punta mo. Ilagay mo yun. Para sa iyo yun. Lagay mo pangalan mo. No? Harold, lagay mo. Okay? Ilagay mo pa ito. Ang mga panalangin mo, ang mga pag-aayuno mo, ang mga pagkakaloob mo, ang mga paglilingkod mo sa Diyos, hindi yan mawawala ng kabuluhan. Huwag kang aalis sa Panginoon sapagkat sa hindi mo inaasahang panahon, biglang darating ang sagot ng Diyos at ang blessing at ang promosyon. Amen? Amen. Last Friday, nalink ako sa gawain natin. Mas lalo kayo marivive kung aating kayo ng Friday. Nalink ako ng Friday, nag-text ako sa mga kapatid, sabi ko, malilink ako, bahala na muna kayo sa mga attending. Hindi ko naman mapataliguran yung bisita natin. At nagulat ako, sabi ganoon ng babaeng yun, itong sabi niya, tingin ko sa harapan. Sabi pala ng mister niya sa kanya, ito, ang layo na nang narating ni Pastor Ricky, no? Sabi-sabi raw niya sa minis niya. Kasi nagbigay siya ng buhay, eh. Sabi ka. Yung salita niyang malayo na ang narating ko, parang kung titingnan ko, parang wala pa akong nararating at nagsisimula pa lang ako. Amen po ba? Nakita niyo na po ba yung kotse kong puti sa may parking area? Hindi niya pa nakita? Ha? Hindi pa dumarating? Baka wala pa pala, hindi pa malayo nararating ko. Tama po ba? Pero ako na siya. Sabagat ayon sa kwento ng brother na ito, na malayo na rin narating ko kasi nagbigay na ako ng buhay. But to tell you frankly and honestly, ting makikita kayong mag-asawang yan, lagi na lang, mabusangot. Mga masura. Pero nagulat ako, nung Friday dumating, ang bait-bait. Sa bahay, ang bait-bait. Tapos pati pala yung mister niya, sinasabi sa kanya, malayo na ang narating ni Pastor Ricky kasi nagbigay siya ng buhay. May tao pa ako ba dito? And to tell you honestly and frankly, tayong lahat ngayon, marami na tayong nararanasan na hindi natin nararanasan pa yan noong unang panahon. Tama? Yes. Kaya kung naranasan na natin yan, huwag tayo maalis sa Diyos. Amen. You know why? More best is yet to come. Palakpakan natin Diyos. Ngayon, kung sakasakaling hindi pa natin nararanasan yung blessings, promotion, sagot na Diyos, huwag pa rin tayong maalis sa Kanya. Kasi baka biglang dumating yung blessing ng Panginoon, wala ka.